Ayun, eto na nga guys, pasok na tayo into the land of Dawn. Muli, makikita natin ang pagbabakbaan ng ating former MPL champion Archangel laban sa current MPL champion natin, Aura PH, no, dating Sunspark. Alright, alam mo kahapon, pinag-usapan din namin ng mga ibang team. Sabi nila si JP daw, sobrang kabisado yung link kahit walang buff. Ganon-ganon niya kabisading galawan or kung paano i-utilize and i-maximize itong isang link. Tingnan natin rin guys habang nag-uumpisa pa rin laro, yung rotation sa minimap, yung mga core heroes dyan, yung mga support, tingnan-tingnan nyo rin yung movement. Kung titingnan nyo, humiwala yung Atlas kasi gusto nila ng double tawag dito, Repolyo o kaya Lita Wanderer. Ayan, buhay-buhay na dito, JP. Termanable sa laro. Ayun! Naku, ilong dago yung ay, silina natin, bumabang lumiko yung camera. Pero si Keke, makaka-flicker out pa naman. Which is yung tune natin. Ang halay basahin, no, tune na lang itatawag ko. Si baka magkamali ito yun ang banggit. Naku, first blood galing dito kay tropa natin, JP. Pero tuloy-tuloy pa rin yung balat ni Ninja Killa. Pulado na sa dito, buhay pa yung Atlas. Uy, grabe, hinabol hanggang likod. And that would be another kill para sa Aura PH. 2-1 tayo para tropi lamang ang ating Aura PH. Napalaban na siya, kaya finors ano niya yun, force kill na yun kaysa walang bawi. Still, para sa akin, somehow a good decision instead na wala siyang makuha. Hindi na rin siya makakalabas dun eh. Tama. No, may ayo yun yung ano rin eh, yung mga nagiging kamalian din ng ibang players natin diyan no, sa mga nanonood. Nung kapag alam niyo wala na kayong takas, take the opportunity na to take down an enemy with you kaysa ikaw lang yung mamatay mag-isa. Exactly. Saka napansin ko ah, parang bumabalik yung ano, tank show. Kung titingnan mo no, or sinadya kaya nila yan dahil may link na somehow kailangan nila control or inaka. Oo. Pang ano, pang disable siguro sa link no, most likely parang profi. Kasi, kasi tulad nga ng sabi mo din eh, no, kahit walang blue buff yung Ling dito, no, pero dito sa top lane, wait lang, kill BJ Delicado. Pero ang ganda ng pagpakas niya rito, no, Escalera. Mapipilitang mag-back si paring JP. Marunong gumamit ng Esmeralda, yung Escalera natin dito. Tsaka ano, may part doon na binate lang din siya ni kill BJ eh. Napansin mo, alam niyong tatalunan, hindi lang siya napit kasi hindi pa kaya mag-burst dito, pero ang gulo ni cameraman. Ayun na, Tempest okay sa mukha, Keke pulado dito, ninakap si Grid, and si Grid! Patay pa! Pero here comes the follow-up, galing sa top lane, Luke Taguson, what a nice combo, galing kay Kel, BJ, Escalera, bumatak ng ultimate, pero makakatakbo lang din yung tropa natin na si Link, pero hindi pa yata tapos dito, gusto pa ni Kel, BJ, lumaban. Delikado yata yung gagawin niya rito, pero here comes the follow-up, off, killwash galing sa baba, tuloy-tuloy yung banata natin dito, lasing salit, tapos binactivated, JP, taken down the Kaja, mapapatakbo yung red team natin dito, hindi nila alam yung gagawin, no, naagaw ba nila yung blue buff? Ay, naagaw nga! Naagaw nung ano, ay, then, nakikilwash! Naka-X-Gold. Pero ang ano nun, is nakuha ni JP yung ano, yung, tawag dito, yung kill. Yes. Oh. Tama dyan. Eh ano ha, ang yung, dito yung respond eh, doon no, nung X-Gold natin, na simula pa talaga siya sa baba, nakaabot siya ng mid lane para lang masecure nila na hindi maagaw yung buff, no? Kasi okay lang na mapunta sa kanya, kaysa naman sa kalaban. Bumuelo eh, nakita ko eh. Para siguro, ang gameplay dito ng Aura PH is every time na magre-respawn ang purple buff, kailangan meron tayong respawn agad. Yes, tama ka dyan. And especially with the Esmeralda, no, mahirap talaga pag Esmeralda kasi nakahawak. Only shield, guys! Alam niyo naman kung gaano kalaki yung pwedeng maipon na shield ng isang Esmeralda, talagang mamumuti yung buhay. Kakagluta tayo. Pero ito, resume na natin sa ating laro between Aura PH and Archangel. Sa mga nagtatanong anong points mo nila, eh yan po, 0-0 pa in terms of the series. Game 1 pa lang natin to. Yes, wala pang nananalo, pero here comes Keke. Talaga namang Way of the Dragon into JP just to prevent him from getting fat dito sa laban na to. Mahirap na rin kasi talaga tumaba yung isang Link, pero right now the turtle is being taken. I think ano to, fake turtle? Oo, nireset lang, pero look at that, the hatak, ang bilis naman ng burst dun. Inanap lang ni Eason kung saan pumapana-pana itong si Grid. Pinlikera sa mukha, sabay hatak. Ganda combination niya doon. Ang ganda ng mga vectors nila doon in the setup. Habang ito, Ay, si JP, iniantay atay si Ipa. Ayun na, wave the dragon. Dragon? Nako, pero walang follow-up galing sa Archangel ha.
Lagi nasasayang yung Way of the Dragon dito nung chew natin kasi nakatank to eh. Wala tong damage na ano, may bibitawan against the Link na para ma-take down. So, laging nawe-waste yung mga opportunity na ginagawa niya. Tama, tama. Ang galing nang ginawa din itong ano ah, nung tank nila. Nakalikit lang talaga siya kay Raptisha. If ever man sasamain si JP, pwede siyang mang-attack. The Fatal Links is there. Ito na, buhay yes. Na naman ang Archangel, Tempest of Days, Dash Out, makakaligtas pa. Buhay sa Dragon? Hindi, joke lang. Uy, hindi, buhay pa rin hanggang ngayon, pero greed. Disengage siya lang muna. Akala ko makukuha yung Chou dito, pero nakapag-flicker out pa. Paano buhay? Muntihan niya na. Ganda pa ng buhay. Ano, literal na isang palo na lang, guys. Pero right now, ang score natin 6-3 in favor of Aura PH. Though hindi ganun kalaki yung kalamangan, no? Sa gold ng Aura PH. Lamang naman yung Archangel in terms of the ano, yung turret takedown tsaka yung turtle. Tama ka dyan. Eh na. Another buff dito. Tingnan natin kung magre-react. Nag-switch na. Andito na rin si Expert just to secure this one. Tempest of Blade going in para kay Joe Pulato. Fatal Leaks. Nakakuha na rin si Joe dito. Oh. Arrow will connect from the backlines. Sabay na sinsanity. Sinahin lahat ng damage to for non-exchange. In favor of Aura PH dito, pwede pa sila mamuwersa ng push knowing na Lance lang, wala siyang front, wala siyang support dito. Counter invade naman and nakuha naman yung DJ. DJ. One by one, tumutumba ang Archangel Esports. Nako, medyo maganda yung rotation na pinapakita ngayon ng Aura PH. And from 6-3, bigla tayong naging 9-3 dito. Tatlo agad yung nadagdag sa team ng Aura PH, which is bad. Para sa Archangel Esports, especially ngayon, ang nakakakuha ng kill is si JP with the Bounty Emblem. Nako. Medyo buwe-buwelo na ng isang maigi, ha? 3-0-3. Look at that, they score 9-3. Zone out coming from this Atlas. Suntok ng ano, Ice Punch. Lalayo. Ice Punch. Yan yung mga basic na paano, di ba? May skill pa sa Pokemon na Ice Punch. Parang meron. Meron. Uy! Nako, pero dito sa botin, muntik nang makuha yung Tamos natin. Disengage coming from both sides of the team. Nandito na sana yung follow-up eh, no? Pero yun po, kamana naman ng Abyssal Arrow. JP, napili na pumasok. Look at the Tempest of Days. Talaga nga, sige. Kung sige nga dito, look at that. Hindi na ubusan ng energy yung ating ano rito, ha? Yung Link natin, even though wala siyang blue buff, tinamana na naman ng Abyssal Arrow. Si paring Ison, pero Way of the Dragon coming from the Chu. Hindi niya masisecure yung kill. JP is still alive, kicking in this team fight. And that would be the end of Archangel Esports dito sa botin. Talaga namang 3-4 non-exchange tayo pa rin propi in favor of Aura PH. Nagka-ninjaan pa nga dito. Ang ganda ng ginawa ni JP no. Sobrang calculan lang niya. Natuwa ako. Sabi ko ko, out na ako eh. Pero kabisado niya na good pick of good choice or decision. Look at that. Pero dito sa onto the top line, may istorya na gaganap. Si Escalera laban kay Kilowash. And I think makakukuha na rin siya ng Tori dito. In terms of turret, 2-1 in favor of Team Aura PH. 20 ang ating score. Umaabang lang ng umaabang muna sama ang Archangel Esports. Maganda rin na may laruan ni ano ni Sakshev. Ano lang eh, tamang buwelo lang ulit para makabawi sa ganitong sitwasyon. Yes, at kailangan nilang ito, ano, respuhan yung ano yung sipang ginagawa nung Chu. Kasi kanina pa kahit yung mga nanonood sa atin napapansin na laging nasisipa yung Link pero walang follow-up damage talaga galing sa Archangel Esports. Kailangan nilang ma-focus down dito yung Link. Ang combo kasi nila dyan, ano eh, pagsipa, ahatakin daw ni ano, ni Kaja. So yun, yun ang pinaka-combo nila. Tingnan natin kung magagawa. Medyo fancy, ano yun, fancy combo yung pagka nagawa nila. Pagsipa nasa ere, isusupot mo. Pero pati yun. Oo, pero at least secure kill na para sa kanila yon, no? Isang malaking minus na kagad para sa team Aura PH yun. Pero hindi ito sa mid lane, makukuha na nga ng Aura PH, no? Yung first inhibitor turret sa mid lane natin. Walang nag-contest, walang nag-defend sa mid lane, no? Binigay na lang nila, knowing kasi Atlas maganda yung set. Pero mukhang may banata na nangyari sa top lane. Esmeralda rito, Dragado yung kalagaya. Pero look at that! Mega kill si paring JP, 4-0 with the Bounty Hunter Emblem. Talagang delikado sila ngayon, makakaganda ng item, look at the Atlas with the flicker in. Eto, RKO sa isa, Abyssal Arrow will not connect. Pero tuloy ang laban, LBJ, tumama yung dagger, papasok ba to? Hindi yata, no? Kasi instant still has the ultimate, delikado siya kapag pumasok siya sa loob. Nakakuha pala ni, ano, ni Atlas yung buff dito, still a good steal for the side of Aura PH. Kanina pinagmasdang ko yung galaw ng ano, Aura PH eh. Nakabang sila sa mid, may mamatay, nawala bigla si ano, si JP para pulisin si Esmeralda, sabay balik na para laban sana sa ano, sa buff ng Archangel.
Oo, yes. Ako, pero ito mo. Yung ano na napapansin ko rin dito is si Keke, no? Medyo aggressive play. Pinapakita niya, pero kaya BJ unstoppable na nga nakuha dito. Speaking of Keke, yung Cho, kakapasok niya lagi, no? Siya lagi yung unang napipiko, pero Bisal Araw binitawan dito. No, though wala sila maaan, kaya BJ still on the go. And JP as well, may nasa bunutan, pero hindi nila mapipiko. Last Insanity under the turret, hindi makukuha yung Esmeralda natin. Escalera, oh my God. Nakuha pa rin. Hindi na nag-cooldown yung ano yung shield ni Esme doon, no? Masakit na rin yung damage as well ni Xborg. Uy, kala ko abo. Kala ko din. Dulo-dulo, no? Hindi naman ang diesel, eh, di ba? Dulo lang. Biten. Oo, dulo lang. Biten. Dulo-dulo lang. Yan sinasabi natin. Restore natin. 16-4, another arrow will connect by Grid. Look at that. Eke? Nagpapalitan pa sila ng ano dito. Ng mga sundon. Ni JP, tsaka si Grid. Ang ganda ng ano. In and out nila doon. Yes. So I think ano, kailangan mag-ingat ni Cho. Kasi siya lagi yung unang napipick off dito, parin Prof. B. No, very wrong kasi isa siya sa kailangan para ma-pick off yung Ling natin. Mm-hmm. Pero imbis na sila yung maka-pick off, siya yung naunang nawawala. Lagi siyang nalalockdown ng combo ng Aura PH. Wala rin. Wala pa kasi ano eh, oh. Look at the item of Lance. So yung inasa mong damage siya kanya against a... Ayun, ano yung expert doon? Oh, grabe kasi kanina pa rin siya nagsisolo. Pero ito, another teamfight is on Ricardo Rito. Napakatindir man ng damage sa binitawan ng Xbox natin with the Last Insanity JB with the double kill. We have the dragon into the turret. Pero Keke, mapapalabas pa ng Atore. Pero buhay pa rin hanggang ngayon. No, Grid will be taking him down with the killing spree. Ninja Kill lang naiwan dito. Here comes the Lord matching onto the turret. Pero Ninja Kill lang din alive. Kicking JB onto the legendary Ubos. Ang Archangel Esports natin. And that is going to be our very first wipeout for today. In favor of Aura PH, and I think this is going to be the end of our first game. Grabe naman yun. Ang ganda nung pinakitang galawan ng Aura PH against the Archangel.